everyone! Ate Lutz po, OFW Taiwan. Papunta tayo sa Food Taipei Show sa Nanggang Exhibition Center and we are invited by Miss Andrea T. So wala kang babayaran. And this is my second time, guys, na umaten ng ganitong event. Very exciting talaga, guys, kasi alam ko na ang ganap doon. So kanina, nag-light breakfast lang ako kasi alam ko mamaya mabubusog ako kasi maraming free taste doon sa show. Sobrang madami. Kaya pinaghandaan ko talaga yun. Oh, ang init talaga super. Kasi dito sa Taiwan is summer. June, July. Mainit sobra. Kaya nga dito kami dumaan sa may lilim kasi nga medyo mahangin. Ito yung daanan ng train. Sa kabila kasi exposed ka. So mararamdaman mo talaga yung init ng araw. Kaya talaga magpapawis ka ng mula sa oras. Kaya mga kababayan kong OFW, uminom lagi ng maraming tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. So, nandito na tayo sa loob ng train. Bawal ang maingay, nakapalibot sa atin mga Taiwanese. Baka mag-iingay tayo dito at tataas yung boses natin, eh baka sigawan tayo at palabasin tayo ng train. Pero actually, totoo yun. May pinalabas ng train kasi nga daw maingay. Oh, no. True story to. Hindi ako nagbibiro. So, kailangan behave tayo. Kaya lang minsan, hindi mo maiwasan pag Sunday. Siyempre, mga day off ng mga Pilipina, mga kababayan natin, is talagang nagkakasiyahan. Hindi maiwasan. Talagang pag nag-uusap sa loob ng train is malakas ang boses. Kahit hindi nag-aaway. Pero hindi nila alam, lingid sa kaalaman nila, ang mga Taiwanese talaga is talagang nakasimangot, tinitignan ka talaga. O ayan, ito na pala si Michelle. O mag-hi ka naman sa mga subscriber ko. Ang sexy mo ah. So, ito naman si Josie, guys. Kasamahan ko sa bahay. So, bali kaming tatlo ang pupunta sa event. A few moments later. So, nandito na tayo sa Nanggang Station kung saan gaganapin ang Food Taipei Show. So, nandito na tayo sa loob, guys. Pero bago tayo mag-ikot, pupunta muna tayo sa shop nila, sa Shantong. Kasi sila ang nag-invite sa atin, sila ang nagbigay ng free admission sa atin. Okay? So, ito yung bubble tea course. So, exclusively para sa mga foreigners na katulad ko o kaya OFW na willing na mag-aral. So, yun nga lang, medyo may kamahalan kasi $3,000 a day. So, parang $5,400 sa isang araw. So, sa mga interesado, so, mag-inquire kayo or i-PM nyo ako para ibibigay ko yung mga ibang detalye kung paano nyo sila makokontak. So, sa mga nandiyan sa Pilipinas, kung gustong pumunta ng Taiwan or yung mga OFW na interesado rin na mag-enroll dito sa course na to. Okay? Ipapakilala ko sa inyo yung manager nila. Hi sir, can you please say hello to my followers? Thank you. Yan yung manager nila, napakabata pa. So ma-amaze ka, ang dami palang mga ingredients ng bubble milk tea. Sila pala yung the first and largest bubble tea ingredients company in Taiwan with experience in over 60 countries daw. So, napaka-exciting. Hindi na ako makapaghintay sa pag-aaral ko sa kanila, guys. So, tapos na tayo dito. Naipaliwanag na nila yung mga ingredients. So, mag-ikot na tayo. Tara na!
So nakita nyo naman, ang daming tao, ang dami ring foods. Libre, magsawa ka talaga. Sila pa nga nag-aabot sa iyo, ikaw na ang tumatanggi. So buti na lang kung kilang kinain ko kaninang umaga, at least eh, nabusog talaga ako ngayon. So, want to sawa talagang pagkain. Sana sa Pilipinas meron din ganito, guys. Diba? Ulala! Galing kami sa exhibition center sa Nanggang. So, 4 feet in love from Nanggang to Davao Park. So, para makita ang views ng Davao Park na lagi kong pinupuntaan dati dito. So, hanggang dito na lang tayo. Kung iniimbita ka sa ganitong event, free food, sumama ka. Sayang yung chance. Pero, ingat ka pa din. Kailangan kumain ka pa rin ng healthy foods, fruits, or green leafy vegetable. Paalaala mula kay Ate Lutz, OFW Taiwan. Please like, share, and subscribe.